na kailangan mo ngayon ay malalaman mo. Tapatan ni Tunying. Mula Utah sa Amerika, tatlong linggo pa lang sa bansa si Jason. Pero hindi siya napadpad sa Pilipinas para magbakasyon. Naparito siya para sa isang mahalagang misyon, ang makatulong sa iba at magbahagi ng salita ng Panginoon bilang isang misyonaryo. Isa siya sa mga batang misyonaryo ng Church of Jesus Christ of the Latter-day Saints o mas kilala bilang Mormons. Kilala si Jason sa tawag na Elder Snyder at kasama ang kanyang 20 anyos na partner na si Elder Inari. Dito sila nadistino sa Taguig. Hello po. Hello po, brother. Kailan po magpakilala kami sa inyo? Ibinabahagi nila ang kanilang pananampalataya sa mga Pilipinong nakakasalubong sa daan mula umaga hanggang sa paglubog ng araw. Kadalasan, sila'y pinagtatawanan. Pero may iba na binibigyan sila ng oras para pakinggan. Paano ka ba naging misyonero? Paano? Oh. Opo, sa bata pa, gusto ko mag-mission. Mm-hmm. Pero may konti pag-nais, mm-hmm, at gusto ko mag-mission mas at mas at mas. Mm-hmm. Dahil sa naging mas kaligaya, mas masaya, mm-hmm, ako dahil sa ebanghelyo na ito. Mm-hmm. Pero ang mga magulang, ang parents mo ba ay nandito rin sa church? Opo. Uh-huh. Mga miyembro sila. Uh-huh. At nag-mission ang tatay ko sa Missouri. Sa USA. Pagkatapos, nalaman mo ba na kailangan mong pumunta sa malayong lugar like the Philippines? Hindi ko alam saan papunta. Nag-aral ako na mag-Espanyol, uh-huh, sa high school. Uh-huh. Iniisip ko na pupunta malayo, mm-hmm, sa South America, mm-hmm, o sa Espanya. Mm-hmm. Pero hindi ko iniisip sa Pilipinas. Mm-hmm. Paano mo tinanggap yung balita that you would be sent to the Philippines? Sobrang surprised ako. Uh-huh. Opo, pero sa pagtapos, naramdaman ako isang lugar, mm-hmm, saan kailangan ng Panginoon, mm-hmm, ako. Diba? Tatlong linggo pa lang dito sa Maynila ang binata, pero nagagamay na niya ang klima natin dito. Oh, sobrang mainit. lalakad kami palagi, mga pantalones, pero okay lang. Okay lang. Mas mainit kaysa Amerika, sa Utah. Sa maiksim panahon niya rito, nakikilala na niya ang mga Pinoy na nakakasalamuha araw-araw. Anong pinaka gusto mo dito sa Pilipinas so far, sa tatlong linggo mo pa lang dito sa Pilipinas? Oh, mahal ko ang mga tao. Mm. Sobrang mabii, nice. Mabait. Mabait. Sobrang mabait. Mm. Sobrang mabii sa lahat. Mm-hmm. Sobrang masipag. Mm. Gusto ko na ito. Mahalaga ang wika para maisakatuparan ng kanilang misyon, kaya tuwing Lunes ay may Filipino class dito sa kanilang training center sa White Plains. Tapa, may misyonero po kami sa simbahan. Say English? We have missionaries in the church. Oh, magaling! Sige po! Sige, ngayon, mag-construct po ng ilang sentences ang kaya. Ang dami nyo nang nasulat, ha? Nakaka-anim na kayo. At hindi ba nahihirapan? Sa klase na lang. Napansin din ng Quezon City Mission President na si David Coster ang bilis ni Elder Snyder na matutunan ang wikang Filipino. So ito, sobrang mabilis yung siyang natutunan ng Tagalog. Mm. Hindi talaga ganun lahat ng mga missionary, pero sa kanya talagang sobrang bilis yung natutunan ng Tagalog. Oh, oh. So, kung pala, first honor pala. So, first honor naman. first honor sa Tagalog. Nagsa-self-study ka ba para sa matutunan ng Tagalog? May self-study ko, mm-hmm, at ang kasama ko at partner. Mm-hmm. Nagsasalita kami sa lahat at sa mga bata. Gusto nila na mag-Tagalog sa amin at they laugh at us.
mga issue na inain, sabay-sabay nating alamin kahit ano, kahit sino.